Happy day! Welcome to our ATC video today. At ang topic po natin ngayon ay Submission of Annual Income Tax Return. Saan natin siya isasubmit at kailan natin siya isasubmit? Okay? Applicable po itong topic natin sa mga individual taxpayers at corporation or corporate taxpayers. Okay? It depends po. Yung pagsasubmitan natin ay dalawang areas lang o dalawang locations lang. Okay? Kapag wala po tayong bayad, wala pong bayad yung ating annual income tax return or no payment return kasi hindi tayo lalagpas sa 250,000 pesos sa mga individual taxpayers or sa mga corporation na mas mataas yung expenses nila, deductible expenses, kaya wala tayong babayarang income tax. Even if wala po tayong babayarang income tax, isasubmit po natin siya online, makakatanggap po tayo ng tax return receipt confirmation or filing reference number if you are electronic filing and payment system, kailangan pa po natin yan isubmit sa RDO natin. Bakit? Yung Statement of Management Responsibility, hindi siya nasasubmit online. Yung financial statements natin, hindi siya nasasubmit online. Yung auditor certificate natin, because required tayo magpa-audit ng books of accounts, hindi siya nasasubmit online. Yung ating authorization letter, just in case other person ang magpa-file ng ating income tax return on behalf of us, hindi po siya nasasubmit online. May mga attached or required attachments tayo na hindi siya nasasubmit online, kaya kailangan nating ipareceive yan sa RDO natin even if wala tayong babayaran. Kailan natin siya ipapareceive? On or before April 15, 2019, malapit na po siya. Okay? So, tatlong kopya po yon, tatlong kopya ng annual ITR natin, may tigi-isang attachment po yan, pare-parehas, dalawa sa RDO natin, isa sa atin, if without payment. Katulad po ng ginawa ko dati, for the calendar year 2017, na-file ko po yun ng January 2018, no payment return, pumunta ako ng RDO namin para ipareceive yon. May mga statement of management responsibility ako doon, isa nga lang yun attachment ko eh, na required attachment, statement of management responsibility. Wala akong financial statement na pinasa kasi 40% optional standard deduction na pinili ko. Pero nagpa-receive pa rin ako. Okay? Kasi yun ang rules natin sa mga annual ITR natin. Okay? Tatlong kopya on or before April 15, 2019 sa ating mga Revenue District Office. Okay? Agaan nyo na po para hindi tayo pumila ng mahaba o baka hindi tayo, para hindi tayo abutan ng deadline. Okay? If with payment naman po, paano kung may babayaran? Sa authorized agent bank po, within our RDO jurisdiction, hindi ka pwedeng magbayad sa mga bangko outside of your RDO jurisdiction. Pwede nyo pong makita sa RDO ano-ano yung mga bangko na tumatanggap ng tax payment within our RDO jurisdiction. Kasi pag nagbayad ka outside of our RDO, nakapagbayad ka nga on time, nakapag-file ka nga on time, wrong venue or out of district payment ka naman, may penalty pa rin yun. Okay? So, ilang income tax return ang ipa-file natin sa ating authorized agent bank if with payment yung ating annual income tax return? Tatlong kopya rin po, tatlong kopya. Dalawa sa bangko, isa sa atin. But make sure, with or without payment, yung ating required attachments sa ating annual ITR ay kompleto. Otherwise, penalty pag hindi kompleto yon. Yung statement of management responsibility natin, with or without payment, but or non-but ka, individual taxpayer or corporation ka, wala tayong babayaran or meron tayong babayaran, hindi ka papalo ng 3 million pesos annually sa mga individual taxpayers, required po ang Statement of Management Responsibility. At ang Statement of Management Responsibility po ay hindi yan pinipirmahan lang. Ine-edit po yan, tinatanggal yung mga hindi applicable sa atin bago pirmahan. Sa mga RWB book owners po natin, ATC students na may how to file and pay and financial statements natin, please watch and learn now our topic, Statement of Management Responsibility, para mapag-aralan nyo po bago tayo gumawa o pumirma ng Statement of Management Responsibility. Free na po sa inyo yun, kasama po sa mga books natin yan. Okay? At kapag nagbayad ka sa bangko, okay, nagbayad tayo sa bangko, binigay natin yung tax return natin, dalawa na iwan sa kanila, isa sa atin, hindi na natin kailangan pa pumunta ng RDO para magpa-receive kasi na-receive na ng banko yan.
ang gagawin ng bangko na magbibigay, magpo-forward ng ating dalawang tax return sa RDO natin. Okay? Be careful, dapat yung ating annual ITR, meron siyang mga required attachments. Dalawa lang pupuntahan po ng ating annual ITR, Authorized Agent Bank or Revenue District Office. Pwede kayo magbayad sa Revenue Collection Officer, pero wag na sa Revenue Collection Officer kasi sometimes, as we discussed in our pre-ATC video, sasabihin sa iyo, balikan mo na lang. Balikan mo na lang meaning, ibubulsa nila yung bayad. Pag balikan mo, papahanap pa sa yung tax return mo sa bodega. Okay, minsan hindi siya binayaran on time. So, wag na po kayo magbayad sa Revenue Collection Officer. Doon na lang pa sa banko, may deposit slip po tayo kagad makukuha. Okay? Okay, pwede kayo magbayad sa ePay, sa Land Bank, Development Bank of the Philippines, or sa GCash natin, if with payment, instead sa AAB. Kaya nga lang, even if nagbayad ka na sa ePay natin, kailangan mo pa rin pumunta ng RDO para ipareceive yung ITR mo, even if nagbayad ka na online, kasi nga yung mga attachments natin, financial statement, SMR, authorization letter, auditor certificate, prior year's excess credits, proof of payment, of amended return, hindi siya na sasubmit online. So, kailangan natin ipareceive yon manually, even if nakapagbayad ka na ng online through ePay. So, huwag ka na magbabayad ng annual income tax mo through ePay kasi pumunta ka na naman sa RDO mo. Magbayad ka na lang sa Authorized Agent Bank para isang puntahan na lang. Okay? O kung gusto mo talaga pumunta ng RDO mo, even if with payment, pwede naman yon. Attach nyo lang po yung email notification na nakapagbayad tayo online through ePay. Kapag nagbayad ka po through Land Bank or Development Bank of the Philippines or GCash, may marireceive po tayo sa email natin, email notification na nakapagbayad tayo online. Okay? At i-attach din po natin yon sa annual ITR natin, evidence of payment, and then, bago tayo pumunta ng RDO para magpa-receive. As if wala tayong babayaran. Kasi nga yung mga attachments ay kailangan natin ipareceive manually. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Do not forget the deadline, April 15, 2019. Huwag niyo na kayong umasa na ma-extend yung deadline. Walang guarantee. Tsaka walang legal basis na pwedeng extend ng commissioner yung deadline. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. At if you have further questions po regarding our topic today, submission of annual ITR, kung saan siya isa-submit at kailan siya isa-submit, na-discuss na po natin siya in details. If with payment sa Authorized Agent Bank, tatlong kopya, with required attachments, if without payment sa Revenue District Office natin. Why we need to submit even if without payment sa ating RDO? Simply because yung mga attachments, hindi siya nasa-submit online. So, kailangan siya ipareceive manually, together with our annual ITR. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And before we end our ATC video today, we would like to give you a beautiful educational quote. It's a slow process, but quitting won't speed it up. So do not give up. Okay? It will not help us. Okay? Just keep moving. Someday, somewhere, makukuha nyo rin po kung ano yung gusto nyo sa buhay nyo. Just do not stop. Do not quit. Okay? Keep moving. Okay? Kahit na siya is slow, but slowly but surely. Okay? Please like our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Diyan nyo po isend yung mga questions nyo. Kami din po sumasagot niya ng aming team or sa ating YouTube channel or sa ating Vimeo po or sa ating email. But we prepared yan lang po sa ating Facebook page para masagot po natin kaagad yung mga inquiries nyo. Even if you are not our participants, pwede naman po tayo mag-raise ng questions. Okay? Like nyo na rin po yung Facebook page namin, Accounting Tutorial Center. And please join us in our Facebook group, Real World Bookkeeping. May mga helpful files po tayo dyan, like the BIR Citizen's Charter, the Amended Tax Code, na-upload na po natin dyan. Join po kayo. Accept namin kayo, tapos i-download nyo po yung mga files. Very helpful yon, okay? And this our YouTube channel, Accounting Tutorial Center. Please subscribe na on our YouTube channel, Accounting Tutorial Center, para po sa mga further updates ng ating pre-ATC videos na makakatulong sa ating pag-business in the areas of Philippine tax compliance. Whether we like it or not, we have to comply. How can we comply if we do not know? Aral muna tayo. Okay? And this is our Vimeo account, Accounting Tutorial Center. Follow us on our Vimeo. Same contents lang din po yan ng ating YouTube channel.
And online na po tayo, hindi na po tayo nagtuturo ng dati nating 2018 seminar type, but nagkakontak po kami ngayon ng RWB Outreach. Free po natin yun, 4 hours, para ma-open lang yung mind nyo at magkaroon kayo ng idea sa Philippine Tax Compliance. Please send us a message on our Facebook page para isend po namin sa inyo yung mga upcoming nating RWB Outreach Program. 4 hours, free po natin yun. Kinakandak po namin yun sa iba't ibang lugar. O tingnan nyo lang po yung Facebook page natin for our upcoming RWB Outreach. We have upcoming on April 5, 2019 sa Baguio City po. Punta po kayo. Malamig po doon. Magdala kayo ng jacket nyo. Okay? So, we would like to invite you to invest now in your education, lalo na po kung nagbi-business kayo or papasok pa lang kayo sa isang business. It's not only earning our money. Okay? It's not only earning our hard-earned money, but we have to protect also. We have to protect also our hard-earned money. Okay? We can protect our hard-earned money from being penalties through our education, wala nang iba. Mag-aral po tayo, even if meron kayong accountants or bookkeepers or ibang tao na nagpe-prepare ng tax returns nyo, tama ba yung pinipirmahan nyo? At the end of the day, it's not bookkeeper, lawyer, advisor, or other person na hahabulin po ng BIR in the real world. It is the taxpayer tayo. Okay? Kaya kapag nagkaroon tayo ng encounter na sa BIR, just in case, unfavorable sa atin, may alam ba tayo? Maganda na pong may alam tayo kaysa wala. Okay? This is 4,999 only. Dalawa na po ito. Isang lecture, isang practice set. Dito po sa practice set natin, nandito po yung iba't ibang BIR forms na gagamitin natin sa pag-fill out ng ating iba't ibang tax returns. Tuturuan po namin kayo kung paano po mag-fill out ng iba't ibang klaseng tax returns including our annual ITR. 8% ka ba? 40% ka ba? Allowable itemized deduction ka ba? Nandun po, piliin nyo lang. Okay? Pwede na po tayo mag-aral anytime, anywhere, basta po may internet kayo. I-ship po namin sa inyo to, free shipping po ito, at pwede nyo po pag-aralan online yung mga topics natin. Piliin nyo lang po kung anong gusto nyo topics na pag-aralan anytime, anywhere. And kung gusto nyo pong matuto ng bookkeeping, para po mag-record ng transaction sa books of accounts, para may records po yung ating books of accounts at nakakagawa tayo ng financial statement from our books of accounts, our tax returns from our books of accounts, nagtuturo din po kami ng bookkeeping. Isang set po yan, isang lecture, at apat na books of accounts. Okay? Ituturo po namin sa inyo kung paano mag-record sa cash disbursement, cash receipts journal, general journal, and general ledger. Free shipping po tayo. Online na po yung ating turuan. After nyo pong ma-receive yung RWB book number, RWB book nyo, meron po tayong code or RWB book number na gagamitin para ma-access natin yung mga online nating ATC videos to discuss, explain, and apply the contents of your RWB book. Hindi nyo po kailangan basahin to para mapag-aralan kasi ituturo po namin sa inyo online. At your own time kasi recorded videos po natin yon. Okay? Kung gusto nyo pong matuto ng financial statements gumawa, lalo na kung allowable itemized deduction yung pinili nyo, required po tayo mag-attach ng financial statement sa ating annual ITR or even if you are a corporation, kahit 40% or allowable itemized deduction na pinili nyo, required po tayo mag-attach ng financial statement. May format na po tayo dito ng financial statements na gagamitin. Copy-paste na lang tayo. Ituturo po namin sa inyo kung paano gumawa ng annual financial statements. Okay? Yung annual financial statements po dito, yun din po ang ginagamit namin sa real world. Tsaka in accordance po yan sa BIR Rules and Regulations RR7 2007. Yung complete set of financial statements na income statement, balance sheet, equity, cash flow, mas lalo na po yung notes to financial statement. Limang components po ang financial statement, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi isa, lima. Okay? Tuturo po namin yan dito sa ating RWB book, How to File and Pay. How to Make Your Own Financial Statements for Micro, Small, and Medium Entrepreneurs. And kung gusto nyo pong malaman yung tamang tax planning, kung ano po ba ang mas maganda sa inyo, 8% po ba, 40% ba, or allowable itemized deduction, and other tax updates under our train law, we have RWB book para sa inyo, train law and other tax updates, 4,999 din po yan, at i-explain po natin online yung mga contents niyan. Okay? Pwede na po tayo mag-aral anytime, anywhere, online na tayo. Okay?
At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Do not forget, pakisabi din po sa iba, be educated and we will be empowered. Okay, pagdating po sa pagbi-business, wala po tayong takas sa BIR tax compliance. Para hindi po sumakit yung ating ulo at bulsa sa pagbabayad ng penalties at matulungan natin yung family natin sa ating pagbi-business without thinking the BIR before sleeping at the night and after waking up in the morning simply because we do not know what is happening. What is happening in our BIR tax compliance? Bakit tayo po the penalty? Bakit parang something is wrong? Mag-aral po tayo, okay? Hindi po tayo aasenso sa ating pagbi-business kung hindi po natin to alam. Kasi baka bumagsak po yung ating business kasi puro na tayo violations. Okay? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Again, this is your RWB speaker, Mr. Mark Lord M. Bumagat, na lagi nagsasabing, pakisabi din po sa iba, be educated, and we will be empowered. Maraming maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa other videos natin. Yung mga RWB book owners po natin, manood na po kayo, pag-aralan nyo na po yung ating mga annual ITR, kung ano po yung annual ITR na applicable sa inyo, pwede pong yun lang muna ang pag-aralan nyo. Tupalo na lang po yung iba. Okay? Maraming maraming salamat po. If you have further questions regarding our topic today, please send your questions on our Facebook page, Accounting Tutorial Center po, or please comment below of our YouTube channel at sasagutin po namin kayo. Thank you for inquiring. Okay? Maraming maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa other videos natin. Bye-bye!